Ayan, magandang hapon. Ako nga pala si Shiela sa mga hindi nakakakilala. I've read the story, it's about a little boy. So there's a little boy. There is some bata and his dad, yung tatay niya. Binigyan siya ngayon ng 10 piso. Actually, dollars yan, pero i-convert na natin para masakas. Binigyan siya ngayon ng 10 piso. Then, sabi ng tatay niya, the 5 pesos, bili mo ng ice cream or kahit ano candy, gano'n. Or, and the other 5, give it as an offering. Tapos, di ngayon, di sabi ng bata, yes, makakabili ako ice cream. Di ngayon, maglalakad-lakad siya, then afterwards, nahulog yung other 5 niya. Then, gumulog-gulog, then pumunta sa kanan. Tapos sabi niya, tinignan niya, and stare at the moment, then sabi niya, Lord, there goes your pen. Nandun na yung pera ni Lord. Di ba ganun din sa atin? At times, mostly sabi ko, kung narinig ko nga yung stories na yun, Lord, ganun din ako minsan. Ang hirap i-give up yung, ano, nagkakaroon ng war sa puso ko. Ano ba, Lord? Ito na lang yung natitira. Bibigay ko pa ba sa'yo to? Ito na lang yung natitira. It's a choice between yung gusto ko at yung dapat na gawin ko. And there's a war kasi nga it's a personal subject. Pero ayun, natusap ko, Lord, ganun din ako. Paano ko ma-share sa kanila yung about giving, about having a generous heart, kung sa sarili ko, ganun din ako. And I don't want to share something na hindi naman talaga ako. So, nilita ko ni Lord sa isang article. Sabi doon, how can you change your attitude towards giving? Interview actually siya. Tapos sabi nung man, may rancho, may malawak na lupain, and he's retiring na. Sabi niya, I changed my attitude towards giving when I realized, nung na-realize niya, na lahat ng pera niya, lahat ng meron siya, it's God. Kay God lahat yun. So it's easy to him to give kasi hindi naman sa kanya. Kasi pera niya. Ay, hindi niya pera kasi kay God yung pera na yun. So I encourage everyone to have the same thinking na katulad nung man na yun. Yung pera nyo, yung pera natin, it's hard to give up. Kasi nga, ang isip natin, Lord, ito na lang eh, akin to eh. Kasi ang thinking natin, sarili natin. And when we start thinking about that, nagiging self-centered tayo. When in fact, yung pera na yun, lahat ng meron sa atin, kay God. Diba? So, ayun, kaya parang sabi ko, Lord, thank you kasi parang hindi pala ganun. So, yung, nung nabasa ko yung article, ito rin ang impact sa akin kasi, and I want to share to everyone the impact na binigay ng article. Kaya kapag nag-iisip tayo na, yung pera ko ba, bibigay ko pa ba kay Lord, bibigay ko pa ba? In the first place, pera ni God yun. So, ayun, ano ba yun? Ayun, tapos sinabi niya rin na sa dulo na, when you start to no longer hold things too close to your heart, nagsisimula na to give things kay God, so praise sa Kanya. So yun, I encourage everyone na lahat na meron kayo or meron kayo, how much can you give to God? How much can you give praise dun sa owner mismo nung meron kayo ngayon? So that's it. Thank you.